Kumusta mga Cavs? Game 5 na nga ng PBA Finals and coming in this game, tabla nga ang series ng tig-dalawang panalo nga ang magkabilang team ng Ginebra at Bay Area Dragons. Sa game na ito, ruled out pa din ang import ng Dragons na si Nicholson dahil sa sprain injury na natamu niya sa end ng game 3. Dagdag black eye pa nga sa kanila dahil hindi rin nakalaro ang number 1 point guard nila na si Glenn Young dahil nga daw sa injury na natamu niya sa game 4. Malaking development nga ito para sa guest team dahil halos pinuputakti na nga sila ng injury at mga key player pa nga nila ang nadali. Sa Ginebra naman, mukhang walang balak na promeno pa si Brownlee at nagpa-block party pa nga siya dito sa game na ito. Mga tropa ni Tenorio, dumalaw at nanood sa game. Tara, pag-usapan nga natin yan, Macabs. Gusto mo bang manalo habang nanonood ng paborito mong basketball? Tara na at tumaya sa 1xBet, ang most trusted and number 1 betting site pagdating sa mundo ng palakasan. Click mo lang yung link sa comment section na nakapin sa baba, then type mo lang yung promo code na Ginebra TV para may chance kang makakuha ng bonus na up to 7,000 pesos sa una mong deposit. Ano pang inaantay mo? Taya na and bet responsibly. 21,823 audience. Yan nga ang total number na nanood ng Game 5 sa MOA Arena and for sure, mga 98% ng crowd yan ay rest back at sumusuporta nga para sa mga kabarangay. Sa pagkawala nga ng dalawang key player ng Dragons, as a player ay expect mo nga na madidemoralize ang buong team ngunit hindi nga ganun ang nangyari. Pasadahan nga natin ang ilan sa mga highlights ng larong ito. First quarter, magandang bounce pass ang binigay ni LA kay Japet kaya nakascore siya sa baseline. Isa pang layup ang nascore ni Japet galing sa mini fast break nilang ito from Alonso. Tapos bumira pa ng 3 si JB, pasok. Lalo pang umingay ang crowd sa magandang alley-oop play na ito ni Scottie at ni Alonso. Sa puntong ito, lamang na ang Ginebra ng 12, 16-4, under 8 minutes mark pa lang ng first quarter. Pero hindi rin naman pumayag na magpaiwan ng Dragons. Tumira ng 3 si Song, isa sa mga magic bunit ni Coach Gorgian. Isa pang 3 ang ginawa ng isa pang bench player ng Dragons from kick-out pass na ito. Tapos ginawa pang asintahan si Gray ni Blankley sa tagpong ito. Pasok din ang kanyang 3. Under 3 minutes mark, naging 2 na lang ang lamang ng Ginebra sa score na 18-20. And sa isa pang tira na ito, lamang na ang Dragons. Ngunit gumanti naman sa run na iyon ng Dragon si JB at nag-drive siya sa basket tapos nakakuha pa siya ng foul. Nagtapos ang first quarter sa score na 23-24 na lamang ang Dragons dahil sa kanilang mainit na scoring. Pagpasok ng second quarter, sinimulan naman ni JB sa pull-up jumper na ito against Keizu tapos may kasama pang foul. Ginulat naman ni Jeremiah Gray ang lahat sa putback dunk niyang ito from the miss ni Pringle. Dito naman, kala mo wala na pero nagawan pa ng paraan ni JB at nakascore pa off the spin. Tapos wala ring nagawa ang depensa ng Dragon sa floater na ito ni LA. Pero every time ngang magra-run nga ang Ginebra, palaging may ganti ang Dragons. Dito, paubos na ang game clock ay tumira ng 3 si Zoo against kay JB. Pasok. Nagtapos ang first half sa score na 54-43, kontrolado ng Ginebra ang lamang. Spotted naman sa game venue ang mga celebrities at mga tropa ni LA na avid fan din ng Ginebra na sina Daniel Padilla at Zanjo Marudo para sumuporta. Pagpasok ng third quarter, butata si Blankley sa tagpong ito pero naka-follow up naman ng kakampi niya. Bumawi naman sa kabila si Brownlee ng kanyang floater against the tall defense of Dragons. Tapos nakapuntos din it dito sa semi-fast break si Sistant against the weak defense ni Lam. Nakapulot pa si Sistand ang rebound at score sa top niyang ito from miss shot ni JB. Pero di na rin napigilan sa tagpong ito si Blankley at nakadunk pa siya from driving the lane. Nagtapos ang third quarter sa score na 76-62, malaki pa rin ang lamang ng mga kabarangay. Pagpasok ng fourth quarter, dito na nagpakaba ang Bay Area Dragons. Pure hustle ang pinakita sa side ng Dragons sa broken play na ito na nagresulta ng 3 dahil sa effort nila. Tapos na ibaba pa nila ang lamang sa 8 sa 3 na ito ni Lam. Ngunit hindi nga nawindang dito ang jeans. JB nag-drive sa lane, pasok ang tira.
Tapos ito nga ang naging dagger 3 na binitawan ni Pringle para mabawi ang momentum. And then may pabaon pa si Japet na dunk para pang icing nga sa kanilang panalo. Natapos ang game sa score na 101-91. Lamang na sa series ang Ginebra na 3-2 at isa na nga lang na panalo ang kailangan nila para makuha nga nila ang kampyonato. Best player of the game si JB na nagtala ng 37 points, 8 rebounds, 3 steals and 4 blocks. Nagmisto lang ang nagpa-block party si JB dahil sa kanyang mga blocks na ginawa during first quarter pa lang. Kasama nga dito ang butatanyang ito si 7-5 player ng Dragons na ginulat niya nga ng tapal galing sa likod. Kung may mga magic bunot naman ang Dragons, si Pringle naman ang panggulat ni Coach Tim dahil sa kanyang magandang performance at mainit na shooting sa 3. Nagtala siya ng 20 points, 6 of 9 3-pointers and 5 rebounds. Mukhang balik na nga din ang laro ni Japet at nagambag din siya ng 12 points, 6 rebounds and 6 blocks. Yes po, 6 na blocks lang naman bukod pa sa kanyang highlight tank. More bad news naman sa side ng Dragons kasi patapos ng laro mukhang nadali pa ng injury si Blankley sa tagpong ito. Not sure lang kung cramps lang pero pag nagkataon masasama siya sa listahan ng mga key player nila na magchi-cheer na lang from bench dahil sa injury. During the start of third quarter ay nadali din ng groin injury si LA at hindi na nga siya nakabalik pa sa laro. Hopefully maging okay nga si LA. Paano, hanggang dito na lang muna mga Cubs, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo nga po ang video na ito, ay please don't forget to hit that subscribe button at click nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pa mga videos. Maraming salamat at magandang buhay, kabangay!